So good morning. So, komportable ako ba tayo sa mga inuupuan? Hindi ba medyo masyadong malakas yung boses ko? Baka yung lecture ko ang maraming natutunan sa kapila. Pag nagpo-question and answer na, yun ang isang sagot na yung ating lecture. So, good morning po ulit. So, kami po ay nandito ngayon sa inyong harapan. Dahil nakakanta kami ng research about African swine fever. Sino-sino po ba ang mga kagaya namin nakaranas ng African swine fever sa inyo sa Baguio? Parang marami pala kayo ba? Sama-sama na po tayo doon. So, ito pong aming research ay pinondohan ano, sa pamamagitan po ng Philippine Council for Agriculture and Fisheries. Ano? And yung pondo pinadaan po sa International Trade Center for Pig Husbandry sa IPCPH. Kasama po natin sa research nito yung Department of Agriculture sa National Livestock Program. At kami po ay pinamumunahan ng Philippine Swine Foundation. No? Yun po ay samahan ng mga magbababoy na kagaya natin. Kasama din po natin yung samahan ng mga provincial, city, and municipal veterinarians league of the Philippines. So ito po yung mga veterinaryo sa gobyerno. And then kasama po natin yung Philippine College Swine Practitioner, kung saan po si Dr. Lely ay kasalukuyang auditor. So, yung pong mga data na binigay niya sa amin, ay i-analyze ko sa tulong ng Philippine College of Veterinary Epidemiologists. So talagang ito po ay bubuhusan ng expertise para sa ikagaganda at ikabibilis ng pagkawala ng African swine fever sa Pilipinas. So ang title po ng ating research is a retrospective study on the African swine fever outbreaks in the Philippines. So buong Pilipinas po, kami po ngayon ay nasa ika 86 na munisipyo, no? And ika 21 na probinsya na. So kami po yung umubuo sa mga apo ni Lola. Ako po si Romulo Parayo, si Doc Eman, at si Doc Aleri. Okay. Ako po ang kasalukuyang pangulo ng samahan ng mga swine breeders sa Pilipinas. No? And then meron din po akong association sa Nueva Ecija na pinamimunuan, yung SPANE. And then, ang isa po sa medyo role natin ngayon dito sa Department of Agriculture ay miyembro po tayo ng National Advisory Committee for Animal Disease Control and Emergency. No? So yung po mga pinatupad ng pangantayan o protocol sa pagkal ng ating mga baboy, ay kami po ang nag-review, no? And then kami din po ay pumayag dahil ayon sa aming review, yun talaga ang tamang gawin. So yung pong mga pagkakal ang mga baboy natin, pag tinamaan ng African swine fever, ay hindi naman dito lang sa Pilipinas ginawa yung 1710 na disease control protocol. No? Ito po ay international standard. Galing po ito sa OIE, kung saan doon tayo bumabase ng mga ginagawa para doon sa mga sakit na natatransfer from one country to another. So ako po ay isa rin magbababoy na kagaya nyo. Meron po akong isang farm na may 100 ang inahin na GP. Ang binibenta namin ay mga barako at mga gagawing inahin, yung F1. Tinamaan po yan ng January 2020.
Meron din po ako AI center, no? Kung saan mayroon akong dalawang kutsyam na barako. Nagbebenta tayo ng sibilya sa buong Pilipinas. No? Yun nga po yung epigenetic center. No? And sadly, pinamana ko po sa noong September 2020. No? So, dahil kakaunti po ang kaalaman natin tungkol sa African Swine Fever Virus, hindi natin siya gagawang napaghandaan. Ang objective po natin ngayon dito sa study natin, kilalanin natin yung ASF, alamin kung paano pumapasok sa ating mga baguyan para maiwasan natin magkasakit yung mga bago natin. Kwento niyo po sa amin mamaya, yung mga kwento ninyo, tingnan natin kung kaparehas ng kwento namin. Okay? Si Doc Eman po ay dating operations manager ng Mastak Group of Companies. Kung saan ito po ay may mga farms, may mga veterinary health products, and nagbenta rin ng mga end product, ano? For example, yung cabinet ng mga baboy natin. Dati rin po siyang farm solutions manager ng CGVs, naging technical service officer ng PIC, isa po yan sa pinakamalaking breeder farms sa buong mundo, hindi lang siya sa Pilipinas. Ano? High Peak Genetics and Nueva Swine Valley Incorporated. Yan po yung mga breeder farms na pinagkuhanan niya ng kanyang expertise. Okay? And then si Doc Alendi, Marasigan, no? Dati po siyang empleyado ng Monterrey Foods Corporation under ng San Miguel. Kasalukuyan po yan na umalis sa trabaho dahil nais pang magpakadaluhasa. No? Mag-inroll daw po siya ng Masteral Degree sa veterinary, no? So, ulang ba yung laman ng kanyang utak, kaya dadagdagan pa. Marami pang bakante, no? Marami pang bakante. Okay. So, ngayon pong araw na ito, ang gusto namin ipakilala sa inyo is yung African Swine Fever virus. So, sabi ng ating former bio-director, it's a killer die-hard virus. Tatagalogin natin kasi pinag experience ang gusto natin, no? Isa po siyang killer, Dalisay virus. Bakit nga ba si Cardo Dalisay ang pwedeng yung paradito? Kailangan niyo po si Cardo? Ang walang kamataya ang probinsya niya. Gano'n na po makatagal si Cardo sa ere? Mga 7 years. Sana naman magdanasin sa ASF yung 7 years. No? Kung magagawa natin ng tamang aksyon, ang hiling po namin isang taon lang dapat mawala ASF virus. Basta sabay-sabay tayo, sama-sama tayo, kaya natin yan, no? So, huwag natin gawing killer dalisay virus to, ha? Huwag niyong paabuti ng 7 taon kung nagmahari. So, sabi natin, matiwi siya sa environment, no? Kapit po mga arawan, ano? Nandito dito sa ordinary environmental temperature, nabubuhay po yan ng 30 araw. So, kahit nandiyan lang yung isip virus, 30 days na dyan, mabubuhay yan. Pag nadampot mo, nadalang sa baboy mo, magkakasakit ba? No? Nabubuhay daw po yan sa frozen meat. Kaya nga, ang pinagdulahan ng Pilipinas, para yung mga pasok dito sa Pilipinas, ay dadaan ng airport, dadaan ng seaport, yung mga frozen na karne. Okay? So, sabi natin, no? Very challenging yung virus. No? Dinagdagan lang namin ng pangalan. Ginawa namin serial killer, no? Kasi nga, ba't namin serial killer, no? From Bulacan, nakarating ng Pampanga, pati dito sa kalibig-liban ng lugar, nakarating sa inyo, patuloy pa umiikot, no? Siguro sa mga barabarangay natin, naaari hindi lang natin na papacheck sa laboratory, baka mayroon pa rin mga baboy na ganito, no? Hindi lang natin alam. So hopefully, by the end ng seminar natin, makaiwas na tayo sa mga susunod na kaso. So sabi natin, foreigner siya, ano, galing siya sa Africa, kaya ang pangalan niya ay African Swine Fever. Noong papunta ko 1951. So noong panahon na yan, hindi naman open ang mga pagpapalitan ng produkto ng bawat bansa, ha? Yung kanilang mga trading. So hindi gano'ng nagmumove yung virus mula sa Africa. Pero lately, mga taong 1990s, no, to 2000, na-open yung World Trade Organization, nagkapalit-palitan tayo ng produkto, import-export.
Siyempre, pag nagpapa-import o nag-i-export tayo ng produkto, may sumasama ang mga sakit. So, yung virus, tawid-tawid na po ng usang-usang bayan. Ang pinakamalapit nating bayan, ang kasunod na tinamaan is yung China. Kung saan na naman tayo nagkukuha ng mga imported na harga. Tama ka rin. No? So, sabi natin, baka sa China mag-galing, ang posibleng daanan, ayon sa aming mga usapan dati sa airport, no, yung mga OFW, mga foreigner, mga turista sa airport. Kaya naglagay po ang ating Department of Agriculture na quarantine checkpoint sa airport. Kinukumpiska lahat ng produkto may relasyon sa baboy. No? Maalala niyo yung maling na tulpo dahil may kinukumpiska ang maling sa isang OFW. So doon, nagkaroon na awareness na yung mga luncheon meat ay possible na maging kadadala ng virus o pinupiska lahat ng luncheon meat ng baboy sa lahat ng grocery stores. No? Sabi, baka sa barko dumaan. No? So, yung mga tripulante ng barko, yung mga dala ng barko. So, nagkaroon din ng checkpoint sa mga seaports. Okay? So, doon, hinarang din lahat ng mga produktong may relasyon sa baboy. No? Kaya, doon akala natin, nakarang na natin. Pero meron pong ibang dinaanan. No? Ano yung dinaanan niya? Yung mga hotel at restaurant sa Metro Manila, nagluluto ng mga frozen na parte ng baboy. Yan yung mga nabibili ng kanilang kliyente. So alam natin, pagka may mga kumakain na sa restaurant, may natitira yan. Yung pong mga natitira na yun, pinatapon po yun sa mga sanitary landfill. Iniipon ng restaurant and then tatapon sa mga landfill. So may sanitary landfill sa Rizal, sa Quezon City. No? Yung palang sanitary landfill sa Rizal, napapaligiran ng mga magbababoy na 100% ang kinakain ay sagmaw. No? So kaya yung pong mga baboy nila doon, ang diniklara ng Department of Agriculture na unang tinamaan ng African Swine Fever. Dahil sila yung posibleng nakakain ng ASF virus. Then, meron din sa Quezon City landfill, nagkaroon din ng report doon. Yung mga baboy na mukhang healthy pa, mukhang wala pang sakit, no? Binenta sa biyahero, dinala sa Bulacan. Okay? So, nung nasa Bulacan na, yan. Nagsimula na bumakarating ng Pampanga, ng Tarlac, no? And the rest of the Philippines. Meron sa Visayas, meron sa Mindanao. Dito nga sa kalayo-layuan, no? Binabot na rin. So bakit nagkaganyan, alamin natin mamaya. So sabi namin, yung value chain ng isang industriya ng pagbababoy, nagsisimula po sa hog farmer, nag-aalaga ng baboy, no? Bibilihin ng biyahero, dadalhin sa katayan, dadalhin sa palengke, bibilihin natin ulit. Yung ibang mamimili ay hindi magbaboy, yung iba naman maaaring magbaboy din, no? So, nung simula ng outbreak, sabi natin, dinala sa Bulacan, yung mga may sakit galing sa Rizal, na contaminate niya yung slaughterhouse, okay? So, nung na-contaminate yung slaughterhouse, dinala sa palengke, dinala na sa kung binili ng consumer, at yun, no? Maaaring yung consumer na nakabili ay isa rin magbaboy. Kaya, nakompleto yung ikot, no? At nasa red zone tayo. So ngayon, dahil nandito na ang ASF virus, wala na tayong magagawa. Ang dapat nating gawin ay paano siya pigilin na magpatuloy, no? Na makapaminsala sa ating mga baboy. Kailangan siyang hindi maging dalisay na virus, ha? Kailangan siyang maputol. Paano puputulin? Alamin natin kami. Ayon sa mga kwento, no? Paano ba nakapasok ang virus sa bayan dito sa bayan ng Katanawa. Ayon sa kwento nyo, paano nakapasok dito? Sa biyahero, yung po yung top answer. Okay? Ano ba? Sa mga ligaw po mga hayop. Ligaw na hayop? Sa bandang dulo? Paano ba? Yung susunod? Sa mga tao po dumadalo ng mga kainan. Dumadalo ng kainan? So, ibang tao, no? Like veterinarian, technician, yung nakisharon ng handaan.
No? Dami chinelas yung mga karne. Frozen na sinasabi ni ate, no? Sako ng peach. Tapos may nakita kami sa hangin. Sabi namin, pag may veterinary na nagpayo sa inyo na ang baboy nyo, kapitan ng face mask, airborne na ang ASF. Meron na pong nagpayo sa inyo? Wala. Ibig sabihin, hindi siya airborne. Okay? Hindi siya madadala ng hangin. Yung sinasabi niyo pong mga aso, ibon, no, langaw, daga, no, pwedeng magdala ng ASF kung mayroon ng ASF virus dito sa barangay. Kasi dito niya pupunin. Pag wala siyang makukuhang virus dito, anong dadalhin niya? Pinanganak na tayong may langaw. Pinanganak na tayong may barako, may aso sa mga paligid ng babuyan. Pero hindi nagkakaroon ng ASF ang mga baboy natin. Kasi wala siyang napupulot na virus sa paligid. Okay? Kailangan may virus sa paligid para may maiuwi siya dun sa baguhin. No? So, yung mga unang kaso, hindi po yan dahil dito sa ibang hayop. Totoo ba nakapagkakalat ng virus yung peach? Tanong lang po, paano ba kayo bumibili ng pagkain, no? Ng peach, no? Pag bumibili ba kayo, saan yung sinasakay? Separately, dadan sinasakay. Truck. Hindi po, yung pag itong mga ano natin, pag ikaw bumibili sa kumpanya, truck yan eh. Pero itong mga suki natin. Tricycle. Yung mag-flooring na tricycle na pinagsakyan natin, malinis ba? Paano kung toda yun sa palengke? Yung sarili sasakyan, baka sakali. Pero, alamin natin, ano? Kung talaga ba, yung flooring sa sasakyan natin, no, malinis ba? Kung yan ay mga toda, posibleng tinapakan na yan ng maraming naunang sumakay. So, tama ba sir kung ipapatong sa flooring yan? Okay, so maaaring yung sako makakuha na bacteria, virus, microbio dun sa flooring. Ngayon, kung sakaling sasakay ka naman sa tricycle na dahil ikaw ang bumili, saan ka naman tatapat? Sa sako eh. Kasi nakapatong sa flooring yun eh, di ba? Tatapakan mo rin yung sako, okay? So, natatapakan ba yung sako? And then, ang question, pinapasok niyo ba yung sako ng peach sa loob ng kulungan ng baboy niyo? Ay, totoo po yun. Yung iba? Pinapasok? Ito po kasi ay isa, no? Kung pinapasok natin, isa yan sa para makapasok ang baboy sa kulungan natin. Ang sabi ng iba, hindi. Meron kami sinasalinan na drum o nasa loob ng bahay namin. Sige, payagan na natin yun, no? Pag nanganak po yung baboy nyo, hindi nyo ba ginagawang sapin ng baby yung tao? Hindi rin. Hindi nyo ginagawang cover sa hangin? Cortina para hindi pasulin ng hangin? O ulan? Lambat. Okay. Pag pumipo yung baby sa inyo, hindi nyo ba nilalagay sa loob ng sako? So maraming paraan para maghatid yung sako. No? So hindi lang yung simple ipinasok. Ang punto po natin, ginagamit nyo ba yung sakong na bakante sa baboy ulit? Kasi nga po, kung natapakan ninyo at may mikrobyong nanadala, malamang sa malamang, makukuha rin ng virus ng baboy. So ang sako ng peach natin ay isa sa sospek. Pinakamaganda, huwag nyo nang ipapasok sa loob ng ulit. Okay? Kung gusto nyo talagang gamitin kurtina, labahan nyo muna sabunin natin. Okay? Sa kanya ibilad sa araw. Ito, sino po yung nagpapaservice ng natural meeting o yung parako na pinaporporaya? Wala? Sa? Yung kayo iba, artificial? May artificial insemination o barako din na ganito? Oh, social lang mga lalaking baboy dito. Hindi lumalabas ng bahay. Sinadala sa lalang mga babae. Pwede siyempre kung nalalawin ka na babayaran ka pa. Pwede pala dito yan. Okay. Yung tumalaga natin, sabi namin, no boyfriend since birth, hindi yan gumagala. First time lang yan makikipagkita sa lalaki. Pag naglalag yan. Okay? Samantalang yung barako, ang dami niyang partner.
Alam natin kapag multiple partner, may chance na makakuha na bacteria o microbe o virus. No? So, pwede niyang maipasa yung sa susunod niyang partner. No? Kaya nga nauso yung artificial insemination dahil yung barako doon hindi nagagamit sa ibang lugar. No? So, sabi natin kahit araw-araw mo tawagin yan, pwede. Bayad lang ng bayad yan. Isa po yan, ano? Ingatan natin yung mga inahin natin baka mahawa ng STD at ASF. Mamaya magpapakita po ako ng testing ng similya ng barako na may sakit ng ASF. No? Na yung similya ang positive din sa virus. Kaya pag ang barako may sakit ng ASF, lahat na pupuntahan niyang inahin, posibleng mahawa ng virus. Okay? Ayon sa mga Marites at Dolis, paano na-infect ng ASF ang baboy niyo? Nandito ba si Marites? Ha? Si Dolis nandito? Mamaya po, gusto namin pagkayari ng seminar, lahat kayo gagawin namin Marites, gagawin namin kayo lahat Dolis. Dahil yung balitang marinigin niyo sa amin mula ngayon, gusto namin ikwento niyo sa lahat ng kapitbahay. Dahil maliligtas yung baboy nyo, kapag maliligtas ang baboy niya, pag tinamaan ang baboy nila, malamang sa malamang, tatamaan din kayo. Okay? Kaya ito po ang aming kampanya ay dapat sama-sama tayo sabay-sabay. Okay? Ayon kay Marites, nakapasok ang virus sa loob ng kulungan ng baboy ang nakain niya. Para po kasi magkasakit ito, dapat makain niya yan. Tapos, pinoproteksyonan natin yung ating mga baboy. No? Sabi po sa amin sa SAMAR, pag umihingi ng blood sample yung taga-gobyerno dun sa baboy, nilalabasan lang ang bulok. Eh. May phobia na. Ayaw nang bumayag. Sabi rin ng mga mamamayan doon, ano gusto mo, kukuha naman ng dugo yung baboy ko o padudugo ang taga dito. So, ganun na natin, pinoproteksyonan natin yung mga baboy natin. Ayaw na natin papuntaan sa mga posibleng may dalang virus. So, ingat na ingat. Kaya lang, nakapasok pa rin eh. Ito yung mga suspect na sinabi natin. Okay nga? Biyahero, ahente, technician, karne, veterinarian, ibang ayon. Ngayon, kung magreklamo tayo sa polis, nandito tayo sa munisipyo, tatanungin kayo ng polis, bisita mo ba yung biyahero isang linggo bago nagkasakit ng baboy mo? Bisita nyo, hindi. Doon sa mga tinamaan, bisita niya yung biyahero o hindi? Hindi. Pag nagre-reklamo tayo sa polis, wala tayo matibay na ebidensya, anong gagawin ng polis? Pauwiin yung suspect. Kaya wala pala kayong bisita ng biyahero bago nagkasakit ang baboy nyo? Pauwiin natin yan. Eh yung technician, may bisita kayo bago tinamaan ang baboy? Wala rin. Bakit yung nagreklamo ng technician? Sabi ng polis. Wait. Yung karne po, nagpapasok po kayo ng karne sa loob ng kulungan ng baboy? Kasi makakapasok lang yung virus niya pag dinala sa loob eh. Kung hindi ka nagdadala ng karne, huwag mong sisihin yung karne. Tama mali. Sabi ng polis, pauwi natin yan. Yung veterinaryo, tumatawag pa kayo ng veterinaryo pag isang ibaboy. Minsan, pag malapit ng bumigay, tapos pag nasaksak ng veterinaryo ng damot, di ba nakakalayo, bumigay, ang sasabihin ng may-ari? Kasalanan ng doktor yan. Apat na araw nang may sakit, di namamatay yan. Nung dumating yung doktor, eh, lumatay. No? Kawawa naman ang mga veterinaryo. Nauna bang kinonsulta si Dr. Facebook? Si Dr. Google? No? Nauna pang tumawag sa kapitbahay na may baboy bago tinawag ang veterinaryo. Dahil hindi natin bisita ang isang veterinaryo, sabi ng polis, pauwiin mo yan. Sabi ko po kanina, pag wala pang may sakit dito sa barangay, yung aso, yung langaw, ay hindi makakapulot ng virus. Kaya hindi makapagdadala yan. Kailangan mo nang may mapupulot bago siya makapagdala. Okay, so sabi ng polis, hindi yan. Itong masakit sa atin ngayon, pati yung baboy nyo nagtatanong, sino nagpasok ng virus sa loob ng kulungan? Kumaya, sagutin natin ha? Yan ang pinakamalaking question na iiwanan ko sa inyo.
Pakilala po namin yung ASF virus. Ano? Habang tumatagal, kinikilala natin yung virus dahil sabi na sa isang biyera, mas marami kang alam kaysa sa kalaban mo, mas may chance kang manalo. Pag hindi mo pakilala yung kalaban mo, malamang sa malamang talo ka. Kaya nakuha ng virus yung mga baboy natin dahil hindi natin alam kung paano siya pumasok sa ulo. Kaya nakuha ng virus yung baboy natin dahil kakaunti ang alam natin tungkol sa virus. Okay, dagdagan natin yung kaalaman natin. Una, maaaring madala ng langaw ang ASF virus. Okay, paano? Nagpa-test po ako mismo, ano? Ng 20 pirasong langaw na dumapok sa baboy na namatay sa ASF, ang resulta po positive sa paa. So yung legs niya mismo, dahil may pandikit po yung paa ng langaw, kahit tumapo yan sa salamin, di yan malalaglag na kahit di na salamin ni Bob, di ba? Kasi may pandikit yung paa. Pag nakakapit po yan, doon sa may sakit na baboy, nakukuha niya yung virus doon sa mga katas-katas na yung dugo lumabas sa ilong, yung laway, nakukuha niya po yun. No? So, nadadaranan niya. Dati po, ang sinasabi ng mga expert, hindi nadadala ng langaw. No? Kaya nga ASF not allowed. Bakit? Meron bang ID yung virus ng ASF na hindi siya pwedeng tumabit sa langaw? After po, nung pinatest natin, ang result, pwede na pong sumama yung langaw kung sa mga sakit na pwedeng dalinaw. Ah, yung ASF virus, pwede nang sumama kung sa sakit na kaya dalinaw langaw. Sunod natin nirekomenda, no? Nag-post po ako sa Facebook yung mga bahay na naka-lona o naka-kulambo, yung bahay ng mga baboy. No? Para nga huwag pasukin ang langaw. Lalo-lalo na po sa lugar na may suspect ng ASF virus. No? Siyempre, kung meron nang dadala at inaram mo, hindi na makakapasok. Tama ka rin? Okay. Sa laboratory test, sabi namin, yung pong aming AI center na 29 yung para ako, no? Bago po yung tamaan, pinamigay ko na yung ibang bulugan sa bahay, sa kulungan ng mga tao. Pinaulang na natin sa preso. No? Dahil sila naman ay kulang sa pagkain, at hindi naman siguro magsesenang sa lasa ng para ako. Pinigay po natin ang unti-unti yung para ako sa preso. Okay? Ang inabutan sa amin, 11 piraso. So, nung pong merong namukot, pinatest natin yung dugo doon sa laboratory, nag-positive. No? So, alam na namin, hindi na pwedeng ibenta ang similya, cold na lahat. Pati yung similya na nasa rep, dispose na yan, tapo na. Okay? So, ang ginawa natin, sabi natin sa city vet, no? Dapat kasi ibabaw na yan. Eh. Sabi ko sa city veterinarian namin, pwede ba hindi muna natin ibabawon yung mga barako? Aaralin muna natin tungkol sa virus. So ano-ano mga inaral natin? Una, tinesting natin, ano? Pinasampa namin ng barako. Limbawa, Monday namin na-detect. Martes, sumampa yung mga barako. Kinolekta ang similya. Pinadala namin sa laboratory. Miyerkules, Webes, pahinga. Biyernes, kinolektahan, sumampa ulit. Pahinga ng Sabado, ng Linggo, Lunes, sumampa ulit. Ibig sabihin, mukhang healthy pa yung hayop, nakakasampa pa, nakakabigay pa ng similya. Pero may ASF na doon sa bar. No? So, ibig sabihin, kahit isang linggo na, mukhang healthy pa. Eh, imagine nyo kayo 4-4-5 sa barangay, na-expose na, nakakapagkalat siya ng virus sa loob pa ng isang linggo, bago siya manginang. No? So, napakahirap na ang barako natin ay magkasakit. No? So, yung pong unang kinolekta namin na si Milya, ng Martes, nagpadala po ako ng sample, 5 ang pinadala natin. Kasi po ako yung personal na nagbabayad. Kahit aming isa yung barako, yung 5 lang pinadala natin kasi good sample na yun. 4, doon sa 5 pinadala natin sample na si Milya, positive po sa ASF virus. Kaya sinabi natin, pwede nang madala ng barako yung virus. So kung yung mga barako na natural ang ginagamit ninyo, ingatan po yung barako na hindi tamaan. Right? Sunod na sinabi natin, hanggat maaari yung artificial insemination, doon tayo mag-rely, no, sa breeding program. Ang hiling natin sa Department of Agriculture, ipa-accredit, iparehistro sa mga munisipyo yung mga AI center at ipamonitor kung nagkakasakit yung barako o hindi.
Kasi nga, halimbawa yung AI, bawat 10 po ng parabo, pwede makabenta yan ng hanggang 10 bote ng civilian. So para sa 10 tinahin yun. So kung nakolekta mo ang may infection, no, na ASF na civilian, maaaring magkalat siya ng ganong parami. Napakabilis niyang maghasik ng labi. Okay? So ang kinakailangan sa AI natin, i-monitor natin kung nagkakasakit ang parabo. Sumunod na rekomendasyon natin, ano? Nakita niyo po kanina may tubig puso. Bakit pa may tubig puso ron? Yung pong AI center namin ay nasa gitna ng bukid. Ano? Nagpalagay ako ng sarili kuryente. 1 kilometer ang haba ng linya na ginawa namin. So ganun siya kalayo sa community. Wala kaming suspect. Bakit narating ng ASF virus? Yung mga tao namin doon, yung pinapayo biosecurity protocol ng commercial farm, ginagawa na yun. Pero pinasok pa rin. So, nag-suspect kami, kumulekta po tayo ng tubig puso, pinatest natin sa laboratory, ang resulta, positive. Bakit? May mga lugar po sa atin, hinuhukay pa lang ng bako yung pagbabawangan. Minsan, basa na yung bababa. May nangyayari po ba dito gano'n? Yung balong pa natin dito sa puso, ilang tubo ang ibinabaon para magkaroon ng tubig ang puso sa likod ba? Minsan wala pang isa. So kung 20 feet, no? Hinukay nung pagbabaunan yung 10 feet. Ibig sabihin, 10 feet na lang ang natitira. Ano na? Simula na yung tubo mo. Diba? So kung dati, 20 feet yung nagpipilter sa tubig mo lang. Nililibis niya yun habang bumababa sa may lupa bago makuha ng poso. Ngayon, nung tinanggal yung 10 feet, 10 na lang yung natitira. Yung katas ng mga baboy na ibinaon sa Central Luzon, no, sumasama po sa tubig sa ilalim. Kaya pwede siyang sumama sa tubig pag tinitrit ng poso. Kaya ilang kayang baboy na may sakit ng ASF ang naibang na sa Central Luzon. Baka mahigit na 100,000 or baka rin siya. No? Kasi po sila Dr. Eman lang. Ilan yung binaon niya? 45,000. Yun na yung contribution nila. Imagine, ako 330 lang ang contribution ko sa mga infected na bako na nabaon. Kaya sila 45,000. Okay? So, yung tubig po, so, posible rin. Kaya ang sumunod natin nirekomenda, maglagay ng mga filter kahit yung pambahay para mabawasan yung risko na makontama na yung tubig. No? So, sa Batangas po, best practice nila, kahit na may 100 silang malalang wagon, ang tubig nila galing sa water district. Chlorinated. So, treated yung kanilang tubig. Kaya meron po kaming tanong dyan sa inyong sinagot ng survey about doon sa tubig. Dahil may findings nga po tayo na yung tubig ay pwede magdala ng ASF. So, sabi nung iba, no, yung contaminated pigment, isang buwan buhay yung virus dyan. Nung po ba pinumpis ka ng mga taga-DA, yung mga baboy ninyo, dinisinfectan nyo ba yung mga kulong nyo? Yan, tama yan. Kasi kung hindi nyo dinisinfect, yung virus buhay doon na 30 days na pwedeng makuha nyo sa nilas nyo, pwedeng madabuhan ng lakaw, pwedeng magkapaan ng daga or makuha ng paan ng ibon. Okay? Kaya tama po na dinisinfect nyo yung inyong mga lugar na suspect. So, nakakita naman po kayo ng mga baboy na nagka-ASF. So, ito yung isang inahin na pinadala po sa akin, no? 300 sao level. Ibig sabihin, ganun karami ang alaga. Ang inabutan po niyang baboy niya, may 1,000. Okay? So, pinakita niyo po sa akin ito. Ang tinatanong niya sa akin, ano ba ang pwede gawin dyan para hindi na maghirap? So, dahil sabi ko nga po sa inyo, kasama kami sa nagpapayo sa gobyerno kung anong mga dapat gawin, ang pinayo ko po sa mayari niya, isurrender natin sa PUE para matulungan ka ng magbakon ng mga yan. Kasi po, pag nagkita na yung virus at yung baboy niyo, hindi naman iiwan na yan ang buhay. Papatayin din niya yan. So, wala naman tayong gamot. Hindi mo naman pwedeng gamutin. Ano? Wala namang bakuna para sabihin mo yung nakitira, babakunahan mo. Ang pinaka-the best talaga, itago natin sa ilalim ng lupa. Okay? Sabi ng mga backyard racers, sila lang naman daw ang kinakulentahan ng mga baboy pag nagkakasakit. Yung do commercial, hindi. Ito po ang mga sample natin. Commercial farm po yan. No?
Ito palang kolong-kolong na to, yung nilalagay niya ng big, pag magta-transfer ng building to building. No? So, sinyalis siya na yan ay malaking big building. So, kawawa daw yung mga pag-big, pag-inuriente, eh, punta tayo sa malaki, baka hindi nakakaawa. Okay? Nilagyan ng kuryente sa buntot, pinabit sa tenga, pinuriente. Okay? So, ito ba, pag-aari ba ng backyard pressure yan? Hindi po, commercial yan. Okay? Bakit nga ba kinukuryente ang baboy na may sakit na ESF? Bakit ayaw paduwalaan? Bakit ayaw mong kinukutsinimizing? Dahil ang ESF po ay isang sakit na nasa dugo yung bakterya o yung virus. Isa po siyang sakit sa dugo. Kaya nga lumalaki yung pale. Kasi yung mga dugo na bulat, yun yung unti-unti na nasisira. So, sakit siya sa dugo. Kaya bawal mo siyang paduguan dahil oras na pumatak ang dugo, kontaminado. Gano'n ba karami ang virus na nasa dugo ng baboy na may sakit na ESF? Sabi natin, sa isang patak, may ESF virus na sangkatutak. Gano'n ba karami yung sangkatutak? Parang Julian yan. Diba? Gano'n karami? Sabi ng expert na nagsulat tungkol dyan, yung ESF virus na nasa dugo ng baboy na namatay sa ESF, isang mata, posibleng may 1,000,000 viral particle na kasama. Aba eh, talaga naman palang isang katutak. Alam niyo po kung ilan lang ang kailangan na virus para magkasakit yung baboy natin. Kung galing po siya sa tubig, kailangan daw 100 piraso lang. Eh, ilang daan baboy ang tatamaan ng isang patak? Mag 100 virus ang kailangan, 100 piraso baboy yan sa isang patak. Pag kinakain naman daw, kailangan niya makapag-ipon ng 10,000 viral particles. So, marami pa rin naaabot ng virus. Ngayon, kung nasa dugo yan, pwede kumapit sa kamay natin kapag umibili tayo ng karne. Meron bang meat vendor dito? Kuya, pag umibili ang suki mo ng karne ng baboy, sinasabihan ka lang ba ipagsukot mo ko ng 1 kilo ng liyempo? O sila mismo gumukuha ng liyempo ang parte na gusto nyo? Sila nadampot. Pansin niyo ba mga nanay, pag tinawakan niyo yung liyempo, maya-maya yung kamay niyo pakiramdam niyo madulas. Bakit dumulas? Matbay baboy rin ko yan. Hindi. May parte na nung karne na nasa kamay niya na. Maaaring may virus ng masama. Okay. Sabi natin, ganito tayo mamili ng karne. Talagang minakawakan. Si ex-secretary Lars at si ex-secretary Lopez no, ng DBI. Pwedeng matikit sa pera sa David o sa Chinelas. Paano natikit sa pera? Eh, binayaran mo si Kuya ng 1,000, susukulihan ka niya. Alinkamay ang gagamitin yung panghawak ng pera? Yung pinanghawak ng karne. Saan mo lalagay yung pera? Sa bulsa. Kung may virus yung hawak mong pera, may virus na yung bulsa mo. Saan ka naglalagay ng cellphone? Sa bulsa. Ang cellphone mo ngayon, may virus na. Bakit nasama yung chinelas? Kuya, napapataga ba yan ng mga yan? Pakitaga mo na nga yung pag-adobo? Adobo ka. Wala akong gulong sa bahay. May tumatalsik bang dugo doon pag nagtataga kayo? Meron. Maaaring tumalsik yun sa damit ng bumibili. Dumansik sa flooring. Nakuha ng chinelas mo. Paano kung masabay ng pagbili mo ng baboy, bumili kami pala ng beans? Saan ka tumatapa? Sa sako. Kaya yung sako mo, malamang sa malamang, may virus na rin. Tama ba rin? Ayan na, tatamaan na kayo mamaya niyan. Okay. Pwede na sa ating kamay kapag tayo nagluluto ng karne. Luto tayo ng sauce ng spaghetti, giniling ang saw. Luha. O kaya naman, hugasan mo yung sisigaw. Hinugasan mo sa mandana, may tubig, nilipat mo sa kasirola. Mararamdaman mo ang kamay mo, madulas na naman. No? May parte na naman ng karne na nasa kamay mo. Na kung yung karne na yon may infected ng ESF, nasa kamay mo na yung baboy. Tanong, sino sa inyo nagsasabo ng kamay pag nagpapakain o nagpapainom ng baboy?
Kailan niyo ginagawa yan? Bago kayo tinamaan? O ngayon na lang? Bago pa po kayo tamaan, bakit tinamaan pa rin? Yung po kasing may dalang iisip, kung dala ko lang, hindi ko naman pinasok sa kulungan ng baboy. Kaya sabi namin yung construction worker niya, nagpakain ba siya ng baboy? Nagpainom ba siya? Sabi niya, tinignan lang niya. Girlfriend lang ang nakukuha sa tingin, pero ang virus hindi. Kasi nga, direct contact, kailangan nilang magkita. No? So, yung pagsasabon ng kamay, isa po yan sa pinakamalaking paraan o pinakamagandang paraan para hindi makabasag yung virus sa kulungan. Okay? Pwedeng maipasa yan pag tayo nagpapakain at nagpapainom. Sabi namin, kung halimbawa yung kamay mo, hindi mo naman nasabon, magpapakain ka pero umaw ka ng karne. Pag kaya na itinanaw mo dun sa iinumin ng baboy, ilang pirasong virus lang ang kailangan para magkasakit baboy mo? 100 lang. E sa bawat isang patak, mayroong 1 patuta. Okay? So, posibleng yan ang papasukan ng virus. Okay. Kailan dapat maligo? May napulot kami video sa TikTok eh. Ayos. Pwede ba yan? Kailan ba talaga dapat tayo naliligo? Sabay ba talaga dapat ng baboy? Okay. Bago maglinis ng kulungan, sabay o after kayo maligo? Bago maglinis. Pero nakapagpakain ka na bago ka maglinis. Maglinis bago magpakain. Yung iba sa inyo, kailan naliligo? Pagkatapos. Pagka bago maglinis ng kulungan, naligo ka na, kung nakikita niyo lang po yung ASF virus sa katawan niyo, tatanggalin niyo yun. Dahil ayaw niyo magkasakit yung baboy, di ba? Pero dahil hindi nga natin nakikita, kailangan tayong mag-isip na lagi siyang nandyan, maligo ka bago ka pumasok, para yung mikrobyo sa katawan mo, maiwan mo. Huwag mong madala sa loob. Okay. Kapag naligo ka, sabay ng baboy mo, pinakadelikado ko. Bakit? Ang mikrobyo mo mula buhok hanggang buko, pwede mong maiwanan sa kulungan. Maiinom yan ng baboy. Magkakasakit yan. Okay. Pero kapag ka naligo ka after ka maglinis ng kulungan, may mga bakterya, may virus ka na rin naiwan sa loob. So, ang pinaka-the best, maligo bago kayo pumasok ng kulungan. No? Si Kuya naliligo na. Pinasok pa rin. Hanapin natin mamaya kung anong pinagdaan natin. Ang katotohanan, paano na-impact ng ASF yung baboy natin? Paano nakapasok sa loob ng kulungan niyan? Paano niya nakaya? Okay? So sabi natin, protektado. Naliligo na si Kuya, kaya hindi yan na mapapasok dapat. Nireklamo natin sa polis yung mga usual suspect. Sila lahat yan. Pero sabi ng polis, daya yan kasi wala yan sa scene of the crime. Hindi niya bisita bago kayo nagkasakit ng bago. E paano yan, charge? Dok, namatay pa rin yung bago namin. Hindi na maambar. Sino ang suspect natin yun? Sino ang nagpasok ng virus sa loob ng kulungan ng bago natin? Sa tingin niyo po, sino? Sino ba? Yung may-ari. Bakit parang nanghihiya kayo mong mga? Wala? Ang unang nagpasok ng virus sa baboy natin ay si Eddie. Kilala niyo po si Eddie? Sino ba? Si Eddie, ako. Eh kaya lang may kasabuan po yan. Okay? Si Pati. Pati ikaw. So tayo po ang nagpasok ng virus sa baboy natin. Ha? Tayo. Gano'ng kadalas bumibisita ang biyahero sa isang pagpagodo? Pupuntahan lang kayo ng biyahero kapag tinawag nila sila. Tama ba? Pag tinawag nila, baka sa loob ng isang taon, baka 2 beses ka lang magbenta, 2 beses ka lang pupuntahan ng biyahero. No? Ang mga technician, pag tinawag nyo lang, sakalang kayo pupuntahan nyo. Tumatawag ba kayo ng technician araw-araw? Kailan kayo tumatawag?
Pag may problema na. Ibig sabihin, may problema na, kaya siya napatay. Pero ngayon, ilang beses kayo sa maghapon bumabasa sa loob na kung ano gagawin. Tatlong beses, apat na beses, yung iba niyang panatutulog pag may bagong panganaw. Tama ba lang? So mas madalas, kung lalagyan ko po ng numero, mga 90% na nagbasa ng Bible sa babuyan natin, walang iba kung hindi tayo. Nasusulat naman na po yan, ayon sa libro, ang ASF virus ay transmitted by human. Mali ba na lang kung nakalimutan natin na tao na tayo? Tao ang magdadala ng virus. Kasama tayo bilang may-ari. Nakalimutan na po ba natin tao tayo? Hindi. So, kasama tayo dyan. Kilala niyo po? Kilala niyo yung si General Luna, no? Meron po yung quotable quotes, no? Na binitawan doon sa palabas na napanood natin kamakailan. Nakapupulutan ng aral at magagamit natin sa African Swine Fever Virus Outbreak. Una, mas madali pang pagkasunduin ang langit at lupa kaysa dalawang Pilipino sa kahit na anong bagay. Mabigat na paratang para sa mga Pilipino. Sabi ng gobyerno, sabi ng eksperto, pag may ASF virus yung baboy nyo, ibang natin, tago natin para hindi na kumalat. Nung tinamaan po ng ASF yung mga baboy natin, sumunod ba tayo? O ano po ginawa natin? Sinurrender? Sinurrender na, wala pang tama. Yung iba, ano ginawa? Pinatay, ha? Binaon. Ay, ano yung pinabaon? Nilibing. Malalaman natin talaga kung lahat kayo sumunod. Bakit naubos ang baboy natin? Okay. Sumunod. May mas malaki tayong kalaban kaya sa Amerikano. Nung panahon kasi na yun, ang gera ay laban sa Amerikano. Ngayon, ang gera natin laban sa African Swine Fever. Inaagaw niya yung buhay, ayun, yung mga baboy natin, yung kabuhayan natin, pinubuhay. Okay. Wala raw sakit na naidudulot sa tao yung ASF virus. Pero sasakit ang katawan niya pag tinamaan yung baboy. No? Sakit sa ulo. No? Nakakapayat nga yan eh. Nakakapayat ng wallet. So papalitan ko po yung salitang Amerikano dun sa katagang iniwanan niya. No? May mas malaki tayong kalaban kaysa sa African Swine Fever virus. Sino po ang pinakamalaki natin? Bakit di mayari-yari ang outbreak? Ang ating mga sarili. Bakit? Maliwanag na po yung rekomendasyon ng mga eksperto na pag may ASF virus, surrender. No? Bago magka-ASF virus yung baboy ninyo, galit na galit kayo dun sa mga nagpaparakas ng baboy. Baka kasi mahaway yung baboy ninyo ng virus. Tama mali? Galit ako doon sa bihero na yan kasi yun yung balitang nagdadala ng virus. Galit na galit ka dyan. Pero nung tinamaan ng virus yung baboy mo, isinurrender mo ba? Hinawag mo rin yung kinagagalitan mo. Sino nagbenta ng baboy? Yung may-ari. Diba? May nagbenta ba ng baboy galing sa ground zero? Walang aamin. Pero, meron. Marami nagbibenta, maski may tama na. Sabi nga nung anak ni Vilma Santos, akala mo lang wala. Pero meron. Meron, meron. Okay. Ito po ang isa sa pinakamalaking suliranin bakit di natin makubos yung African Swine Fever. Marami tayong pinatatakas na may sakit na bato. Okay. Tinatanggap niyo na po na kayo ay parte kung bakit nagkasakit yung baboy natin, di ba? Nagkita yung virus at yung baboy. Para hindi niyo po makalimutan yung istorya ng dalawa na yan. May love story po yan. Pag nagkita yung dalawa, para po yung kinasal. Bakit? Ang sabi ng pari o pastor pag nagkakasal, in sickness and in health, for richer, for poorer, ano kasunod?
till death do us part. Yan. Pag nakita na yung virus itong baboy, hindi na po yan mag-iiwanan. Ang pangako ng virus sa baboy nyo, babaunin na kita hanggang buhay. Kaya isakayin niyo pa yan sa kabayo, pabunta sa gitna ng bundok. Ipaalagaan niyo pa yan sa kamag-anak niyo sa kabilang bayan. Linggo o oras lang magbibilangin, mamamatay din niyo. Ang amalay, meron ba napaalaga sa inyo sa ibang lugar? Buhay pa ba yun hanggang ngayon? May nag-akit ba sa bundok? Meron po nakakaligtas. Paano nakaligtas ko yan? Pero ilang kaya ang porsyento? Kasi sabi natin, nanghuhula lang naman tayo kung sino yung na-expose na, no? Basta nakita yung dalawa, basta may baho na siya, wala na siyang magagawa kasi doon sa loob niya mag-multiply. Doon dumadami. Kaya pag nasa loob niya na, hindi po yun mabubuhay. Maaari yung sinasabi niyong nabuhay, hindi pa yun nakaka-virus sa loob na. Pero ang posibilidad po niyan, maliit lang. Paano kung lima yung pinadala mo sa kabila, may isa lang ito na pagsisimulan, yung barangay na pinagdalan mo, next time siya naman ang nagka-ground zero. Ito yung sinyales na yung mga baboy ay may sakit ng ESF, no? Namula yung balat, ilagnat, maraming hindi kumakain, may dugong lumalabas sa ilong, buhay pa, no? Kaya may dugo-duguan din dyan. Marami yung namamatay. Kung buntis yung inihin nyo, maaagasan na ang makukuha. Okay? Ngayon, pag-usapan na natin paano kayo makaiwas. Gusto niyo ba na mag-alaga na ulit ng baboy? Gusto niyo lahat maiwasan yung virus? Pag meron ngayon dito, secret natin sa kanya. Ang gusto po namin ipayang sa inyo ay yung kabilin-bilinan ng lola. Yun lang ang gusto namin ibili. Ano ba ang bilin ng lola sa inyo? Ano po ang bilin? Ah, nadaanin sa alcohol. Hindi naman to COVID, ah. Sabi nung tinamaan ng COVID, shot tayo. Pinebro lang. Alkoholin natin ang ating mga lalamunan. Ang kabilin-bilinan ng lola, bukod dun sa wag iinom ng serbesa, una, maging malinis ng bahay araw-araw. Nagigising tayo sa umaga, si lola nakapagwalis na ng bakuran. Nagsisiga na nga yan ng mga dako na nakapulot. Umuusok na yan. Tama ba rin? Pag galing kayo sa ibang lugar, pumapayag ba si lola na ang chinelas nyo, papasok niyo sa bahay? Hindi. Bakit? Kasi baka marumi. Baka may puti. Baka may pupo ng aso na natapakan sa kalsada. Eh kayo, pag may bisita kayong dumating, iniwanan ang chinelas sa pintuan, ano ginagawa natin niya? Ano yung kadalasang ginagawa? Kukuhanin yung chinelas, bibigay sa bisita. Tama ba lang? Ano sasabihin? Marami naman yung bahay namin eh. Tagtagan mo ba? Ha? Bakit hindi mo bigyan ng chinelas na napangloob ng bahay mo at yan ang paggamit mo? Kasi yan ang malinis. Pwede yan, di ba? Bakit yun mo nasa may pintuan ay iwanan niyang marami yung bahay mo bilang? Ayun ang mahirap dyan. Kung kami ka, hindi nagchichinelas sa loob ng bahay namin, tapos ikaw magchichinelas ka. Pagka hindi nagchichinelas yung mga taga-loob ng bahay, dapat hindi din siya magchinelas. Diba? Pagka tayo pumunta sa bahay ng hapon, tanggalin mo yung chinelas mo. Iwanan mo yan. Kung nanonood kayo ng Korean novela, mayroon silang lalagyan ng chinelas sa labas. Tapos magsusuot ng chinelas ng loob. Tama pala eh. Dahil ayaw papasukin yung maruming chinelas. So, ganyan ang bahay ng lola. Wala namang nakasulat, pero laging ganyan. Okay? Maligo at magpalit ng damit pang bahay pag galing ka sa ibang lugar. Bakit ganun ang bilin ng lola? Mapaalikabok, mapausok ang natingin sa damit mo, pwede kang hikain yan. Sabi na safeguard, may asim bakterya na yan. May bakterya yung damit mo. Kontaminado ka galing sa labas. Kaya ang sabi ng lola, pag matapos kang magpalingan, maligo ka na, magpalit ka ng damit pang bahay.
para presto. Okay. Maghugas at magsamo ng kamay bago kumain. Ito ang madalas kabilibilinan kahit sa mga eskwelahan. Tinuturo sa mga bata ang tamang pagsasabon. Ilang beses ba dapat nagsasabon ng kamay? Halimbawa, magsasabon naman ng kamay ngayon. Ilang beses ko dapat sinasabon? Ilang uli? Yan. Pagka nagpakita yung safeguard ng microscope, maraming gumagalaw na bakterya. Magsasabon ang bata, magpapakita ulit ng microscope. Ano po makikita niyo? May isa pang gumagalaw. Ewan ko naman sa safeguard, ba't ito niya ma-perfect? Isa na lang, tinira pa. Yung 99% para sa unang pagsasabon ng kamay, yung 1% ulit hindi yung pagsasabon para matangay na. No, joke lang po yun, no? Para lang hindi kayo ma-perfect. No? So, kinakailangan matagal yung pagsasabon. Ano? Sabi nga nisa, kumanta ka ng happy birthday. Pagkayari, pwede na. Okay? Para talagang matanggal yung bakterya. Yan. Alam niyo po, ito yung basic biosecurity ni Lola sa bahay. Totoo ba ang Lola kaya mahaba ang buhay dahil puro gulay lang ang kinakain? Hindi niyo naman pinapakain ang bakterya ang Lola. Kawawa naman ang Lola. Totoo ba puro gulay lang kinakain? Kumakain din ng karne, kaya hindi totoo sa gulay, kaya mahaba ang buhay niya. Kaya mahaba ang buhay ng Lola, alam niyang umiwas sa sakit. Alam niyo po bang sa COVID, yan din ang sinasabi na paraan para tayo hindi tamaan ng COVID. Kung yung COVID airborne, kaya tayo naka-face mask. Yung ASF, direct contact. Pag ginawa mo lahat ito, matatanggal mo siya sa katawan mo. Bago ka pumasok sa kulungan ng bago. No? Si Lola, ito yung paraan niya para putulin yung pagsalin-salin ng bakterya o mikrobo. Kaya mahaba ang buhay niya dahil hindi siya sakitin. Tama mali? So yung baboy niyo, para hindi magkasakit, kailangan din ng bilin ng Lola. No? Sabi namin, nandito na yung ASF virus sa environment ng Pilipinas. Paano tayo magbubuhay na nandyan na siya? Kailangan putulin natin yung chain of infection. Para sa mga magbababoy, kailangan maputol yung ikot ng pula ang araw bago pumasok sa bigin. Gamit ang kabilin-bilinan ng Lola. Walang iba kaming sinasabi, yun lang. Kailangan magamit mo yun para maputol mo yung pagpasok dyan. Ngayon, para sa policy ng gobyerno, kailangan dito sila mag-focus. Iwasang makontaminate ang slaughterhouse. Nag-interview po kami ito sa mga nag-operate ng slaughterhouse. Pag mayroong isang manungkot doon sa mga baboy na nandun sa loob, nakakatayin bumas ng madaling araw. Anong gagawin niyo? Ipapauna na po namin katayin. May suspect ka na, ipapauna pa. No? Alam niyo naman yung katayan natin, di ba? Doon mo kinatay sa isang maliit na lugar. Dinuguan na yan niya. Kontaminado na yung lugar na yan. Tapos lahat ng healthy ngayon, isusunod mo. Ano ginawa mo? Ha? Pinakontaminate mo lahat ng mga walang sakit dahil inuna mo yung mukhang may sakit. Di ba paligtad? Baka pwede unahin mo na yung mga malulusog at ihuli mo yan. Pero sa atin, ang nakasanay na, unahin mo yung mukhang may sakit. Saka mo kayo masunod yung malusog. Kaya ang mahalaga po sa atin ngayon, isipin nyo na ang lahat ng karne na mabibili nyo sa palengke, suspect. Hindi lang sa ASF, pati sa ibang bakteriyang nakaapagsakit sa baboy. No? Itrato nyo ng suspect. Kaya dapat maingat na kayo sa paghawak ng karne. Okay? Maingat na kayo sa pag-aalaga ng baboy. So, paano mapuputol yung ikot ng pulang araw, no? Yung ASF na cycle? Ang kabilang-bilinan ng Lola, dinisin yung babuyan kasama yung paligid araw-araw. Huwag ipasok yung sanelas at sapatos, no? Palitan na ng bota. Okay. Meron na papayo sa inyo gumawa ng footpad. Alam niyo po yung footpad? Yun yung kulay itin na goma bago pumasok sa bayan ng time ng COVID outbreak.
bago pumasok sa grocery, sa Jollibee. Pinatatapak tayo rin, di ba? Basahin ang disinfectant. Ngayon babasa pa yan. Pero nandun pa rin, pinatatapak pa pa rin. Ano yung naglulukuhan tayo? Ano? Gano'n kayo matagal tumatapak dun sa football? Ha? Basta nadaan lang. Pagka po yung merienda natin nalaglag sa glory, pinuha mo agad. Pwede pa ba yun? Anong sabi natin? Pwede ba? Wala pa 5 seconds eh, di ba? Yung bakteriya, nagulat, di pa nakakakapit eh. Naguha ko na eh. Naiwanan din siya sa baba. Ganun ang sinasabi natin. Ngayon, yung pagtapak nyo ba sa football na wala pang 5 seconds, makakamatay kaya ng mikrobyo. Ang sabi po na gumagawa ng mga disinfectant, dapat may contact time. Ibig sabihin, yung virus at saka yung disinfectant magkita ng matagal. Walang instant, no? Kapilang. Pero sa pagpatay ng virus, hindi pwedeng instant. Ang sabi po na gumagawa ng mga disinfectant, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Walang nagsabing instant na parang nakakabingan ka ng ngayon, magpatay ka na. So, yung paggawa natin ng pukbat, pag hindi natin nagawa ng tama, wala lang din yun. Lumalakas lang ang loob natin na pumasok at dumaan doon, gamit yung sanelas natin galing sa labas. Ang pinapayag namin, palitan nyo na. Tanggalin nyo na. Hindi pa kayo gagastos ng disinfectant. Maligo at magpalit ang damit, pagbabuyan, lalo na kung galing kayo sa ibang lugar. Hindi kailangan bago. Ang kailangan lang niya, bagong laban. Okay? Para walang bakterya. Next, magsabon ng kamay tuwing bago magpakain. Kasi po, yung virus na humapit sa kamay nyo, yun ang nakakapasok. Isinusuko natin yung virus sa baboy natin. Tama, mali. Sabi sa amin, Dok, nung tinamaan yung bayan namin, kaya yari ng isang fiesta. So yung fiesta, maraming kinapay sa palengke, bidihan yung mga tao. Pagkayari ng fiesta, maraming pa sa isang linggo, sabay-sabay may tama yung bago. Minsan lang daw sila tinamaan isang bayan sa Davao Oriental. Sabi namin, share mo kami ng best practice para minsan lang kayo tinamaan. Dok, ubus yung bago namin, 1 week na. Bakit kaya? Yung binigin din ang mga baboy nung panahon ng fiesta, nung naman sa malamang kontaminado yun. Nagpe-prepare ka ng paghanda sa fiesta, umiyak yung baboy, sige pa kaninan mo. Unconsciously, naipakain, naisubo yung virus sa baboy. Okay? So, para hindi natin maisubo, magrugas ng kamay bago magpakain ng alaga. Putulin natin yung chain of infection. Sabi nga namin, kung magagawa ninyo, magpa-print ng ganyang tarpaulin, papasok sa baboyan ninyo, paalala po yan sa inyo. Nung mga bilin, nung ating lola. Okay. Yun na yung basic biosecurity sa baboyan. Meron ba kaming sinabi na mahirap gawin? Kaya ba natin gawin? Kailan nyo gagawin? Pag-uwi. Very good. Karagdagang bilin, ano? Sabi natin, yung mga biyahero kasi marurumi yung sasakyan eh. Dinala nila yung virus eh. Tanong, sino ang may sala kapag nakapasok ang maruming kolong-kolong o maruming truck sa baboyan nyo? May-ari na naman. So, pag nakita niyo marumi, hindi pa niya nawawasik. Okay, sabihin ko ba? Iwasin ko muna, kawaway baboy na. Ang isa pang common practice, nakasakay na yung baboy sa truck, hihingi sa inyo ng timba-timbang tubig yan. Ano gagawin? Sasabuhin yung baboy. Palitiguan. Tama, mali. Mahuhugasan na yun, yung polo-polo. Maiiwanan na sa inyo yung dating kain ng baboy na nandun. Nagaling sa ibang baboy. Alam niyo po yung mga kolong-kolong na yun, hindi pinapasok na sa slaughterhouse, hindi pinapasok sa katayan. Diyan din sinasakay yung mga karne na napunta na yun. May dugo-dugo yan. So pag sinakay niyo yung baboy niyo, bitingin niyo ng tubig, pinaliguan mo sa kaburan niyo, malamang sa malamang, makikiwan niyo yun. So ano magandang gawin? Pag magbebenta kayo ng baboy, sabihin niyo na yun sa biyero, gusto mo ba bagong ligo? Bago pa isakay, paliguan ka na. Pag gusto mong paliguan, after masakay, ilayo mo yan dito sa amin.
No? Doon ka sa lugar na walang babuhay, bahayaan ko ng babuhay, doon mo paniniwala. Pero huwag na huwag dito sa bahay. Kasi maiiwanan yung mga dugong nakatingin doon sa sasakyan. No? Matisipik na babuhayan kahit minsan sa isang linggo. Huwag ipasok yung sako ng beans dahil tinabakan natin. Huwag tumanggap ng bisita sa loob ng babuyan. Iwasang makapasok yung ibang hayop sa loob ng babuyan. At yung mga gadget, kung hindi naman kailangan sa loob, huwag niya nang dalhin. So mga tatay, iwanan niya nang kinanay ang mga cellphone pagka magpapakain. Pwede? Tumatawa si nanay. Pwede ba yun? Nabubuo. Lagyan na lang daw ng password. Lalo na po pag may password, mag-aaway. Mga karagdagang pili, pag nasa red zone, kung saan dito na mayroong umiikot na virus sa inyong bayan, hinihiling natin kung pwede, paikutan nyo ng Colombo kung inyong pabuyan para huwag mapasok ng lockout. Meron pong nasabi ngayon sa inyo kanina, paano nakapasok? Dudan niya sa lockout. Paano naman niya, sabi namin, paano mo naisip? Kasi may mga dinatamaan sa kapitid. Tama po yun. Isa po yun sa suspect namin, bakit nabasok yung pigil niya. Dahil 700 meters away, yung unang ibinaon ng gobyerno, bago kami may 1 week pinamana. So yung langaw na galing sa ibinaon, pumasok sa amin. Dati ang Colombo natin, no? Hinahanap ko yung Colombo ni Digong. Eh. Meron lang nakasulat na 400,000 sweto na agapuan, nabutulog lang. Eh, sabi namin baka kami malayo yung dito. So, marap kami ng Colombo na walang laman. Ginagamit po ito para hindi tayo mag-aspect noong mga nadadala ng lamok. Okay? Yung malaria. Okay? Ngayon, ginagamit na po yan sa Bulacan. Makita niyo yung mga baboy doon, nakakulambo na. Para hindi na mapasok ng kahit anong hayop. No? Pati na yung lakaw. So, hangin na lang ng pumapasok. Luckily, ang ASF hindi nadadala ng hangin. Kaya nakakapag-alaga na po kami ng paunti-unti sa Central Luzon. Akala niyo ba sa Pilipinas lang yan? Meron pong gumawa niyan sa Thailand. Nakita niya yung result na ipinasa ko sa Facebook na yung langaw nadadala ng virus. Kaya po yung mga pigiring nilang malalaki. Yung po commercial park na malalaki, kinulang po nila yun. Nagpapasalamat sila nung pinos natin yung result ng test. Okay? May oras pa. So, bakit po ba humihingi pa ang taga-DA ng blood sample? Ngayon tapos naman na. Doon sa mga may ilang baboy, nanghihingi pa ng blood sample. Meron nakataga po ng sentinel sa inyo. Nagsasentinel na kayo, hindi pa. Yari na? Hindi ba humihingi pa ng blood sample sa inyo? Bakit humihingi pa ng blood sample? Yan. Sa patuloy na pag-iingat, gusto natin malaman kung meron pa. No? Dahil mas maaga po natin makita, mas mabilis tayong makapagpo-provide ng control measure. Parang sunog po ang ASF. Maaga nyo maabula ang aboy, maliit ang damage. Tagalan nyo yung pagbabao ng baboy na may sakit na virus, na ASF virus, malawak po ang masusunog nyo. Kaya dapat maagap. May mga senyalis pa lang tayo makita, report nyo na sa DA. Para maisakit natin yung ating community. Summary, ang ating ASF Prevention and Control Program ng DA, kapag mayroon ng may sakit, kailangan isakripisyo. No? Sinasama yung 500 meters at iniiwasang magbenta ng baboy mula sa may sakit, papunta sa ibang lugar. Yan yung pinakasummary ng ating ASF Prevention and Control Program. Shoot to kill ang order para sa baboy na may ASF. Kill ASF on site. Doon na mismo natin ibabaw kung saan sa inabutan. Para hindi kumalat. Kasi nga, pag binitbit mo ba yan, inilabas mo sa highway, nakuhang kami na pa ang highway. Kinakailangan kung may lupa doon sa bakura na yon, doon na yon dapat ito. Okay? Kapag kumpirmado na yung pagkakasakit ng baboy sa isang laboratory, no? Sabi ng mga eksperto, ibabaw na yan. Dahil wala namang gamot, wala namang bakuna.
At ang pangako ng Bible sa bago ninyo, babaunin na yan hanggang buhay. Okay? Nakikiusap po yung baboy. Pag nahulin niyo yung ASI Bible sa bakuran niyo, huwag niyo ng palisin doon. Babaunan natin. Bakit? Takot din silang magkasakit. Ayaw nilang mamatay. Dati po, piyesta lang natatakot yung mga yan. Kasi may mamamatay na baboy pag may piyesta. Maraming baboy ang naman. Pinapatay na ang handa. Diba? Ngayon, pag nabalitaan na ng baboy na may ASM sa kabilang barangay, natatakot na rin yan. Kasi yung may-ari, nagpa-plano na. May masamang balak. Ano mga ginagawa ng may-ari kapag mayroon ng ASM sa paligid? Binibenta yung baboy. Siyempre, pag binibenta mo sa biyero, ang punta niya, katayaan. Siyempre, wala na, patay na. Kaya po yung napabarap na yung presyo. Ayan. So, pinakamaganda, huwag niyong hayaang makapasok yung virus sa barangay niyo para hindi magkasakit. Ngayon, gusto niyo na mag-alaga. Tanong, kung magkasakit uli ng ASF ang baboy niyo, ano ang gagawin niyo? Malaking tanong. Kailangan niyo ng tuwak, ng katuwak para mag-desisyon. Bigyan namin kayo ng angel. Si Angel B. No? Para matulungan naman kayong mag-design. Ano sasabihin ng amin? Surrender mo yan sa gobyerno. I-report mo yan. No? Para hindi kumalat yung virus. Magsasakripisyo na. Mailigtas ka yung iba. Sabi sa lumang hinirang, huling-huling hindi niya ang mamatay ng dahil sa iyo. Yun na yung gusto ng baboy. Sakripisyo mo na siya. Sa pag-desisyon nyo, oh, binigyan namin kayo ng anghel. Meron din akong ibibigay sa inyo isa. Yung si Debbie at Bibi. Ano po binubulong naman ito ng sanda? Ha? Malulugi? Ano binubulong nito? Naku po! Benta mo na yan para hindi makuha ng di magkakapera ka pa. Meron bang nabulungan sa inyo bago kami dumating dito? May nabulungan ba ito? Tawa-tawa ni tatay. Marami po! Marami pala. Nauna kasi sinabi niya eh. Bakit? Kasi ngayon lang kami napunta rito eh. Nauna na pala siya ng matagal na. Ha? Ngayon po, kung gusto niyo mag-alaga at gusto natin makinabang sa ganda ng presyo ng baboy, iwasan niyo po ang mga binubulong niya. Diyan tayo magluto. Tayo po. Oh, sa pakiusap ng mga baboy, na pag nahuli yung ASM, patayin at ibaon, sino madalas magwagi? Si Angel ba, na nagkulong ng maganda? O si Debbie, na pinabenta yung baboy? Sino madalas na nanalo? Si Debbie. O, halimbawa, ito pag baboy, sabi nung sa baboy niya may sakit, itatawag kita ng biyahero. Pamamasyalin kita. First time mo sasakay sa truck, pamamasyal kayo. Saan kaya pupunta yung pamamasyal na baboy? So ito yung baboy na pinatakas, dala yung ASF virus. Sinakay sa truck ng biyahero. Alam niyo po yung color coding natin? Yung red, yan yung may sakit na bayan. Yung pink, yung katabing bayan pero walang sakit. Yung yellow, mas malayong bayan. And then yung green, yun yung talagang mukhang hindi aabutan ng virus. No? Yung mga pinatakas nating baboy, galing doon sa may sakit. No? Ang pinatakas na ASF, huli mag-aasing ng laging. Ang sabi ng mga virus, punta tayo dun sa lugar na hindi pa tayo kilala. Marami pang baboy doon. Maghahanap ng asawa yun. Yeah. So, marami. Dito, hindi niyang kilala. Diyan, hindi niyang kilala. Yan ang pupuntahan. Ganon ang nangyari sa kwento nung baboy na may ASF sa Bulacan na maaari ng arating sa sinakay sa truck, nakarating sa green zone. Hey! Hoy, punta tayo sa exciting part. Yung baboy na pinatakas, saan pupunta? Atin na pa ba yung biyero? Wala na. Sa bawat 100 kilong patiner na baboy na pinakatay natin para itinda sa palengke, mga ilang kilong karne yung makukuha na yung biyero? Sa tansya nyo, ilan?
Hindi po, yung karne mismo, ilang kilo karne? Halimbawa, 100 kilo. Yung patiner, pinatay natin, tinanggal ang laman, ang ulo. Mga ilang kilo yung matitira? 70%, malamang sa malamang, malapit. Ibig sabihin, may 70% or 70 kilos na karne na maititinda sa palengke, na kontaminado, bawat ulo ng pinatakas. Ilang kilo po ang kayang bilhin ng isang pamilya ngayon? Nakarte ng baboy sa isang araw? 1.1 pork na lahat. What? Maswerte yung isang kilo, isang pamilya. Okay? Si Kuya, 1 pork. Susunod na Kuya, door cubes na yan. So, 70 kilos yung karne sa palengke, 1 kilo sa pamilya, ilang pamilya bibili nyo? 70. Ano kaya ang probability na ang makakabili nyo ay isang magbaboy? Sabihin na natin, 50-50, isang magbaboy, isang hindi. May 35 magbaboy na pwedeng makabili ng baboy na may ASF. Na bago kami mag-lecture, hindi nagsasabon ng kamay bago ang pahayag. So, alanganin ang buhay ng 35. Imagine nyo kung 10 baboy yung binenta na may ASF baboy. 350 na pamilya ng magbababoy ang malalagay sa alanganin. Kaya po yung isang kumumbayan na kinukwento ko sa inyo sa Davao, ubus yung baboy nyo. Dahil sa dami ng karne ng baboy na kontaminado noong panahon ng fiesta. So dahil marami, yan, kanina, isa lang kinasal natin. Ngayon, ang dami na natin ikakasal. Isa sa 35. Kaya ang tawag natin ngayon dyan, kaasalang bayan. Bakit? Sa bawat baboy na pinatakas natin, maaaring magdulot ng sakit sa mas marami pang baboy. Kaya yung kaasalang bayan, kasalanan natin yan sa bayan. No, bakit? Pinatakas natin yung baboy na may sakit, binayaan natin mamasaker yung mas maraming baboy. Kaya wala tayong baboy ngayon. Bago dumating ang ASF, magkano sa kilo na kami? 170, 180. Ngayon, magkano? 390 na. Na tumatang ito. Konti na lang. 400. Dati, magpapaboy lang ang may problema. No, dahil may ASF. Ngayon, yung 110 million Pilipinos plus, problemado na sa pagpili ng karne ng baboy. Dahil napakataas na ang presyo. Okay? Dahil lang sa pagpapatakas natin ng may sakit. So sabi namin, hindi ito kaya ng Department of Agriculture o ng gobyerno na pigilang kumalat. No? Dahil hindi naman kami magpapaboy lahat. Hindi kaya ng Provincial Veterinary Office, ng Municipal Agriculture Office, ng mga livestock technician, hindi yan kayang pigilan. Dahil ang nagpapasok ng virus sa loob ng kulungan ng baboy nyo ay walang iba kundi ang magbaboy. Ang kayang pumigil para hindi yan makapasok sa kulungan ay walang iba rin kung hindi kayang magbaboy. So, kinakailangan buong bansa tayo mag-ingat sa baboy nyo. Kung gusto niyo na mag-alaga ng baboy, pwede na. Basta wag lang kalilimutan ang kabilin-bilinan ng dolar. Bakit may tatlong apo kanina? Kami po yung tatlong apo. Baka naman kami makalimutan niyo. Puro si dolar na lang naalala. Ha? Sabi natin, huwag kayong maging pasaway. Magagalit si dolar. Yung baboy niyo malalagay sa alanganin. Pagka hindi niyo sinunod ang kanyang mga bilin. Okay? Ang gusto po namin talaga ibilin sa inyo ngayong araw na to, yung bakuran ko, babuyan ko, responsibilidad ko. Walang ibang tutulong para maiwasan ang baboy na yung virus kung hindi kayo. Tama ba rin? Huwag niyo sisihin yung biyahero na hindi naman pala kayo nagkikita. Kayo naman pala ang tumawag sa biyahero kaya ayaw pumunta. Pagka pinagdito mo yan, hindi ka pupunan ng baboy, pagdito sa baboy sa
Pwede kayo po ang maghatid. Isa kayo po sa sabihin ng president, ilayo mo sa kulungan ng barko. Kayo lang po ang magbabago niyan. Pag wala kayong guts o wala kayong agustuhang baguhin niyan, mananatili yan. Sabi nga ni General Luna, kailangan natin ang isang radikal na magbabago. Huwag niyong payagan yung alam niyong mali. Papatayin niyan yung bago niyo. Gusto niyo yun? Kung ang kailangan lang ay bigo, subukan natin, higayatin. Sa totoo lang po, yung mga biyahero, masakit din po ang ulo ninyo dahil wala silang mabiling bago. Sabi po ng kayo na ito kanina, sa Bicol Region town, at hindi ka po kayo sa video, pagpunti, bago ito, samantalan dito, hindi po kami ng bago. Kung dito po sa akin, magpunti ka, sabi namin bago. So, mali po yung kausap niya. Sabi nga ni Dr. Eman, mali yung kausap niya. Baka hindi yun yung dapat mong binakausap sa behero niyo. Anong kayo ng iba? Pag hindi katuwa kung tingin niyo sa behero niyo, at siya ba ang magdadala ng sakit sa baboy niyo, huwag niyo nang papasukin. Mas mahalaga na may baboy kayo kaya siya may sakit yung baboy. Ano yung sinasabi ng pagbote? Baka may yun ay kaya binibenta. So yun lang po, pagka meron nung pinapatakas ulit, sinasakay ulit sa truck, pwede na naman yung patakas yan. So sabi namin, ito pong lecture natin na ito, nakarecord din sa YouTube. Pwede nyo pong i-search sa YouTube yung goodbye ni Doc Romy. Nandiyan na po yung presentation natin ng ikinasal na baboy sa ASF virus. O yung dugo na may virus na sangkatuta. Nasa YouTube na po yun. So kung kayo po, alam sabi namin, kung ang gagawa lang ay isang tao lang na umuulan, parang patag lang ang ulan yan, hindi mararamdaman ang pag-isalan. Pero kung lahat ng patuloy sa Pilipinas gagawin ang bilin ng lola, baka po anong na buwan lang ang ASF mawawala. So yung pangako nyo, nagagawin nyo lang yung bilin ng lola, pag-uwi nyo, asahan po namin. Maraming salamat po. Magandang tanghali. Kung meron po kayong tanong, sasagutin po namin. Meron po kayong tanong? Naku, baka walang nakaintindi sa kinuwento natin. May naintindihan po kayo? Baka wala, ulitin natin. Kahit pa. Tanong ni tatay, may bakuna na ba sa ASF? Magtatanong po ulit ako sa inyo muna. May mga bakuna po ang baboy ngayon sa mga kasalukuyang sakit maliban sa ASF. Nagbabakuna po ba po? Wala po eh. Wala. So akala natin marami bang bakuna. Meron na pong mga bakuna ngayon, no? Pero hindi nyo ginagamit. Anong kasiguruhan na pag may ASF vaccine na nagbabakuna po? Malamang lang sa malamang. Ganito po, mayroon po trial na vaccine ngayon sa Vietnam, mukhang nagpapakita ng magandang resulta. No? Nangihingi na po ng permit para i-commercial doon yung production. Kaya lang, yun pa lang po ang may magandang resulta. Kaya hindi namin sigurado ang presyo nito kung magkano pag tumating sa Pilipinas. Mga dalawa hanggang tatlong taong pa po yun bago mangyari. Ngayon, hihintayin nyo ba yung 2 to 3 years bago kayo magbaboy? Wala. Sa Spain po, kahit wala pang bakuna hanggang ngayon, nagkaroon po ng virus sa kanilang ASF mga more than 50 years ago. Pero natanggal po nila yun. Nawala ng ASF virus sa paligid nila. Gamit lang yung mga personal hygiene, yung mga biosecurity sa farm. Hindi po sila umasa sa bakuna. So kung kaya ng Spain, kaya po yun ng Pilipinas. Kaya ba natin? Gagawin po. Gagawin po. Meron ba po kayong tanong? Ayaw niyo naman ulit, ito? May tanong po. Sige po. Ang nagkaroon po ng ASF, hindi ibabaw po yan namin. Ang sinasabi po nung iba, yung singaw niya ay mahigpit magkakawa. Kasi nung una po sa dami nga namatay,
ang mga magkabaho, nahirapan na talaga. At mababaw na yung baon. Hindi naman yung baon na malalim. Sumisingaw na. Ay, yung local zone na yun, nakakahawa na din. Kanina po, pinagawin ko kayo, sabi nyo yung big airport. Talaga po ko na yan, ang mga mababaw. Kung sabihin ko, yung hawa yung sinaw, hindi nakakahawa. Hindi na po. Hindi po yan nakahawa mag-isa. Pero pag tinulungan ng aso, ng pusa, rin mo ngayon, aahaw po yun. Yun, yun ay nakahaw. Yan. So, kinakailangan po, laliman mo na. Para sa inyo rin po yun. Meron pa po tayong tanong? Kung wala na po, sir, baka meron kang ano, pasalamat sa kanila. In behalf po ng Philippine Spine Foundation, Didong Eman, Didong Aleli, ako po si Dong Romy, no? Maraming salamat po, magandang tanghali. Thank you very much po sa inyo pong pagbisita po sa aming pong barangay po. So marami po bang natutunan? So huwag niyo makalimutan mag-subscribe po dyan sa kanilang sa YouTube nila para mapanood niyo po, ano po, para po laging po maalala yun po, Billy ni Lula. Ano po, ayun po, ako po yung nagpapasalamat din sa previous po na ng PY. Ano po, sa inyo pong pagkada sa pagbibigay po ng oras na maglaan po ng oras para po makinig. Ano po, na aking po pagkaya sa inyo. At sana po ay, yun nga, tayo po ay magpatuloy na po na walang inisip dito sa ating bayan. Sabi nga po ay tayo po ay magtulungan. Pagtulog-tulungan po natin ay na po makapasok siya dito. At tayo po ay magpatuloy na po sa pagkakaraming baboy. At tayo po ay makabenta ng tanga tubo sa ating po ano po, pangailangan. Ano po po? So wala na po ngayon tanong. Sigurado po. Meron pa po ako. Ay, sige. Masaya kanina yung papaliwanan po si Doc. Ay, kanina po nagpaliwanan si Doc na sa napakaraming halagang baboy. At palagay ko po, may quality ang baboy na yun. Ngayon po pamigay ko sa katanawa, nagkakarating po na makapagsimula. Baka po kami ay pwede kung hindi man makarequest sa DA ng aming mga alam ay pagpasimula kami. Baka pwede po kami ay makabuli. Kahit pa paano, nang si aming pagsisimula. Ayun nga po, kumbaga yung DA, baka po pwede sila